Hey, Veles! Welcome to my new episode. Hola a todos! Kamusta po kayo? At wow, Veles! Ngayon, katatapos lang ng Binibining Pilipinas at meron na naman po tayong susunod na beauty pageant na inaabangan coming July 25. Okay, alam nyo, that is the Miss World Philippines 2021 and I'm so excited about it. At eto nga, nagkaroon sila ng press presentation sa Okada Hotel, Okada Cove, Manila. At nagagandahan ng ating mga 45 lovely candidates with their bench body swimsuit. Alam nyo, yung iba medyo may mga comment about the swimsuit. You know what, for me, I really love the swimsuit. Ang ganda ng color combination, yung style, very trendy, you know, very present ang kanilang ano, ang kanilang style, hindi outdated. Alam nyo, hindi na kasi masyadong effect sa swimsuit competition yung parang sexy masyado na mala Miss Universe ang dating ng swimsuit. No, I love the bench body swimsuit. Yun nga lang, medyo yung fit doon sa taas ng yung upper part, upper garment ng mga babae ay medyo masikip at kaya parang nag-plat ng konti yung kanilang mga breasts. But if you know, kung na-consider nila lagyan ng medyo, you know, padding or something na magkakaroon ng korte yung upper garment, then I think mas maganda sana yon. Pero I like the style. I like yung parang may mga ruffles dito sa gilid at saka yung ano nila, yung undergarment nila. Napakaganda talaga. I really love it. Yun nga lang, yung upper garment merong slight tightness. So, okay, let's go on with the standout. Alam nyo, sino-sino ba ang mga nag-stand out during the press presentation bukod doon sa mga front runners na sinasabi? Well, I have a couple of girls na gustong-gusto ko sa press presentation. So, before anything else, let me wear my glass para mabasa ko ng husto. Yung final ng Miss World Philippines will be on July 25. Nako, ang lapit. Lapit na po. So according to the National Director Arnold Vega Fria, Miss World Philippines gaganapin sa new Grand Ballroom of Okada, Manila on July 25, 2021 and the show will start at 7 p.m. Delayed telecast on GMA7. Ayan, may delayed telecast daw po sa July sa GMA7, pero magi-start na po sila ng 7. So, parang hindi na natin makikita yung pinaka-live kasi parang replay ang mangyayari kasi ayan, delayed telecast on GMA7 at 10:15 pa natin makikita on live streaming. So, yung mga streaming platforms na mapapanoora natin ay yung at KTBPH application, WeTV, Globe App Stream, and eflix.ph. Yun po ang mga platforms na mapapanood natin. So, pero for sure, meron naman yan sa YouTube, no? I don't think na hindi nila iaano yan dahil alam nyo, YouTube is very universal at lahat doon nanonood sa YouTube. Pero anyway, yung ibang mga ng magandang streaming, iyon, yung sa mga sinabi kong platform, doon natin mapapanood ang Miss World. Okay? Okay, so tumungo naman tayo dun sa napansin kong talagang nag-stand out during the press presentation, including their interviews with the press. At ayan na nga, nagkaalaman na kung sino-sino talaga yung medyo magaling sa communication. Na alam nyo naman na para sa akin yan ang isa sa pinaka-importanting part ng beauty pageant. Diba? Bukod doon sa pagalingan ng pasarela, pagandahan ng katawan. Anyway, lahat naman po sila magaganda pero meron akong napansin na ilan sa kanila ay talagang nagpakitang gilas during the press presentation. Alam nyo, I think this is not the swimsuit competition yet. So, we're not supposed to judge them yet. But of course, this is the impression na pinakita nila. Of course, this will be part of the analysis o assessment ng mga pageant viewers o pageant fans, pageant experts, kung sila ay strong candidate for the Miss World. So, ang nangunguna para sa akin na talaga naman nag-stand out ay si candidate number 36, Miss Tracy Maureen
Perez. Ayan, she is a former finalist of Binibining Cebu. And of course, this girl is not new to pageant. She joined Miss Universe Philippines before. She is a goddess, actually, Belas. Alam nyo, isa siya sa aking pinaka-paborito sa Miss World, okay? And of course, the next girl is none other than candidate number 38, and she is Kathleen Payton or Paton. Wow, I really love this girl. She is very tall. Alam nyo, may pagka-Adriana Lima itong girl na ito. Wow, she is so fresh. I love her walk. Maganda siya talaga. I think she has a strong chance to be in the finalists or even to have any of the crowns na bukod sa Miss World Philippines na ay napakadami na ngayon meron ang Miss World. Mamaya babanggitin natin yung mga koronang pwedeng matanggap ng ating mga reyna. Okay? And the next girl that I really love is none other than candidate number 31, and she is Rihanna Agata Pangindian. Wow. Okay, this girl, I love her. Also, she joined the Miss Universe Philippines, diba? At also Binibining Pilipinas. Of course, this girl has an experience. She knows what she's doing. I really love her during the press presentation. Ang ganda ng katawan. Wow, tingnan nyo naman, napakapit. Look at her. At para po sa akin, napakalaki ng chance niya na makuha yung isa sa mga title na napanalo na ni Win-Win dati, yung Miss Reina Hispano-Americana. Wow, I think that this girl can have that crown. O bagay na bagay sa kanya yung crown na yon. Ang ganda ng katawan nitong girl na ito. Okay, so the next girl I really love is none other than Emmanuel Vera. Okay, she is an actress at marami na rin pong teleserye na ang ginampanan ang girl na ito. And also, she is so beautiful. Tingnan naman niya naman. Also, the body. Wow, the beauty. Napaka-class, diba? Emmanuel Vera. Pangalan pa lang, parang yung mga designer clothes o, diba, yung mga brand name, ang kanyang, yung kanyang peg. I really love this girl. Very classy. You know, yun yung mga type na parang alta lang ang eksena niya. So, this is Emmanuel Vera. And she is also a singer. So, let's move on. Isa sa mga paborito ng lahat, candidate number 22. And she is none other than Dindi Pajares. Okay. Maganda siya. At I think yung para siyang supermodel ang dating para sa akin. At alam ko itong girl na to, marami ding support system, fans, diba? Followers. Ang ganda ng kanyang galaw. Alam niya ang ginagawa niya. I think that this girl ay malaki ang mararating dito sa pageant na ito. Isa rin siya sa pwede sa Reina Hispano-Americana at yung Miss Echo Philippines. Okay, pwede rin siya doon. Yung sinalina ni Kelly Day. Okay, at isa pa sa alam ko na pwede rin makakuha ng Miss World Crown. Wow, hindi nila pinag-uusapan ito masyado. Pero I like this girl and I think that she is the girl to beat on the coronation night. Okay? And she is none other than candidate number 25, Miss Danica Delia. Oh, wow. Look at her. Look at her beauty, Belas. Ang ganda, ang katawan, ang mukha, ang mata. She is stunning. I really love this girl. I know that if this girl will be given a chance to compete an international level, wow, meron din tayong chance for the Miss World Crown. I think that she can be the next Megan Young, kumbaga, diba? I really like her, okay? So, Danica Delia, okay? Candidate number 25. Yan, tandaan niyo yan, Belas, ha? And the next girl I really love is none other than Janelle Lewis. Alam nyo, si Janelle Lewis is a former Starstruck. Hindi siya nanalo sa Starstruck, but I think kinuha rin siya actress sa ABS. So, kung natatandaan nyo si Janelle Lewis, wow, napaka-flawless niya. I really love her. Kung may Miss Gluta, so si Janelle Lewis na yon. Kung makikita nyo siya sa press presentation, wow, umiilaw sa puti, sa ganda. Diba? O, tingnan nyo naman yung mga aura niya. At saka, diba, pagka
Yun, di ba, yung mga backside na yan. Wow, tingnan nyo naman ang curve. Hindi siya yung typical na payat na payat, but yung she is in the curvy side, pero ang ganda ng korte ng katawan. I really love this girl. At yung cuties, di ba? Wow, I think that she has the chance for the Miss Eco Teen International o pwede rin siya sa Miss World. Why not, di ba? Kung papalarin siya. Anyway, let's move on to the next girl who really stand out at the press presentation, and she is none other than Ganiel Krishnan. Okay, ito yung maraming hiyawan during the press presentation. Marami ring support system itong si Ate Girl. Pero let's see ha, napakadami niyang makakalaban dito sa Miss World Philippines. At talaga naman young, fresh lahat, 'di ba? I love the way she speak. Alam niyo naman sa akin pagdating sa communication. Pag magaling ka sa communication, pasok ka sa favorite ko, 'di ba? Ganun naman ako lagi. Anyway, let's move on to my next favorite. At isa rin siya sa mga body beautiful na gustong-gusto ko. And she is none other than candidate number 3, Joy Barcoma. Ayan, wow. Tingnan niyo naman ang kanyang katawan. Wala akong masabi. At ang waistline, kilig, nakakainggit, 'di ba? Sana ganyan ang waistline ko. Pero anyway, alam ko ito si Joy, nakikipagsabayan din sa mga front runners. I know that she still needs to I know na kailangan talaga niyang pagtrabahuhan kung gusto niya makamit ng isa sa mga corona dahil napakagagaling din ng ibang candidate. But nakita ko na siya ay nag-shine during the press presentation. Ang ganda ng kanyang aurahan, yung pasarela niya. I like it. Yung makeup niya, yung styling niya, I love it. So definitely, pasok sa akin ito si Joy Barcoma. Okay, candidate number three. And of course, one of my favorite na talagang hindi napapansin ng iba. Alam nyo naman ako, I always look for someone fresh and of course beautiful. At sometimes yung iba hindi napapansin nito, but I look at this girl and I told myself, wow, matangkad, maganda. And she is none other than Trisha Martinez. Wow, look at that beauty, Bellas. Makinis din ito, flawless, Miss Gluta, Miss Silka, ibigay mo na ang lahat ng ang pwede mong ibigay sa kanya. Napakakinis, she is glowing on the press presentation at isa siya sa really nag-stand out that day. Okay. So, before anything else, let me wear my glass para mabasa ko ng husto. Okay, Beres, ang Miss World Competition naman ay gaganapin on December 16 at San Juan, Puerto Rico. Ayan. So, abangan natin yan, di ba? So, yung isang bagong franchise naman po ng Miss World, yung Miss Supranational, ay gaganapin naman po sa August 12. So, next month na po yun. Kaya, napaka konti ng preparation o halos walang preparation na magagawa yung mananalo sa supranational. Kaya ang kailangan piliin nila talaga yung ready-ready to deliver, yung ready-ready for, yung ready na for action, yung wala nang pakeme-keme na talagang pag nilagay mo sa labanan, laban agad, di ba? Kayang magsalita, kayang maglakad. So, yung talagang well-prepared. Ang kailangan nilang isabak for the supranational kasi wala nang time for preparation. But anyway, Bellas, napakaraming ganap ngayong beauty pageants at meron pa tayong Miss Universe Philippines that will be on my next episode. So, Bellas, that's it. Yan yung mga nag-stand out para sa akin doon sa press presentation with a bench body swimsuit. At alam nyo, ang mga babaeng palagi ko ang maglalaban-laban dito. We have Kathleen Payton na talaga namang wow, isa sa mga iniisip na very strong dito sa competition na ito. At hindi nagpapahuli dyan na alam kong makikipaglaban talaga ng husto itong si Tracy Maureen
Perez from Cebu. Wow, I really like this girl since she joined the Miss Universe Philippines. She is also very eloquent, napakagaling ding magsalita, 'di ba? And with the experience, alam ko naman na maaasahan mo ito dahil alam niya ang ginagawa niya pagdating sa competition. And also, isa sa mga mukha at mukha lang naman ang pagbabatayan din ang ganda ay itong si Emmanuel Vera. Wow, she is so beautiful as well. She is like a goddess. And of course, we have Miss Janelle Lewis na napakaganda rin, na ito ay makikipagsagupaan pagdating sa pagkuha ng corona on the night. And of course, I really love Danica Delia. Wow, I know that there is Maureen, there is Kathleen, but itong si Danica Delia, hindi magpapahuli. Ang ganda ng face niya. Okay? So, yon Delas. And also, isasama ko sa isa sa aking pinakamalakas, itong si Rihanna Agata Pangindian. Really love this girl as well. Mukhang she is well prepared at this time. I want to lay my card with this girl for now. I don't know. I would have to assess her performance on the other events of the competition bago mag July 25, titingnan ko if she can pass the test, and I think I will still put her on my top list. So I would also want to give attention to Dindi Pajares. I love her pasarela. Maganda yung mga galawan nitong si Dindi Pajares sa competition na ito. Anyway, Bellas, malapit na ang Miss World. Kaya babanggitin ko lang yung mga koronang pwedeng makuha ng mga babae sa final night. Wow, itong pageant nito, panalo sa corona. Kung corona lang naman at corona, kung napaka-konti ng crown sa binibini, wow, ang pageant na ito, they have so many crowns. Kaya napakaswerte ng mga babae dito sa Miss World because they have a lot of chance, ba? Diba? So I'm going to wear my glass para i-present ko sa inyo yung other crowns bukod sa Miss World Philippines crown. They have the Miss Supranational Philippines, okay? Miss Eco Philippines, okay, another crown yon. So, pangatlo na yan. And yung pang-apat, we have Reina Hispano-Americana. Okay, so, diba, ayan, pang-lima na yan. And then, yung pang-anim, we have Miss Tourism Philippines. And after Miss Tourism, we have Miss Environment Philippines, Miss Environment Philippines. Parang bagong narinig ko tong Miss Environment, ha? And of course, lastly, Miss Eco Teen Philippines. Ayan. So, di ba, Bellas, ang dami nilang crown. So, anong masasabi nyo ngayon sa Miss World Philippines, Bellas? So, comment down below. I really want to see more, especially yung mga gagamitin nila during the competition, like the long gown, the swimsuit. Of course, if there is a national costume, we really love to see the national costume, di ba? Talagang yan ang inaasahan natin sa pageant na ito. Anyway, Bellas, thank you for watching this episode. At alam nyo, mahal na mahal ko kayo. Napakadaming gusto kong batiin. But anyway, gusto ko kayong batiin lahat, okay? Kasi I really want to show my appreciation sa pagsubaybay nyo sa akin. That's it, Bellas. Hopefully, you are in good shape. Take care, okay? At see you, and please subscribe naman po kayo. Join us, and don't forget to hit the notification bell para naman updated kayo sa aming mga ganap dito sa Bellas Pageant Hanash. Bye!